Believers, this is Dr. Gigi Lisua from Mike and Change Project. Kung ano ba yung ngayon? Alright, so baka final vlog na natin ngayong araw na to. At, pero bago tayo magpaalam, bago natin iwanan itong sari-sari store, sumagot muna tayo na isang tanong mula sa ating Believer. Ito, ito yung tanong niya. Doc Gigi, good morning. I'm an OFW. I want to go home for good. I want to have an online business from China like bags. How to do this po? Alright. So, yung tanong niya, paano ba magkaroon ng online business? Okay. Na ang titinda mo bags or other materials. Okay, ganito. Meron ako dito ang tatlong steps na bibigay sa inyo. So, doon sa lahat ng mga deliverers natin, gusto mag-start ng negosyo online, napakagandang negosyo po niya, ng online business. Una-una, wala kang physical store, hindi ka nagbabayad, hindi ka nagre-rent. Pangalawa, you don't need much, you know, wala kang masyadong wala kang tauhan, actually, sarili mo lang eh. So, tipid sa isang mga logistics, okay. Beh, wag ka muna maingay, princess. Ay, ano. Okay, so yan yung advantage ng nag-online business. Pero ano ba talaga ang dapat mong gawin? Eto, medyo may mahirap lang na part. Medyo may mahirap lang na part dito sa online business. So, unang-una kasi, you have to find a platform na matutulungan ka talaga para ka magbenta. For example, pwede kang, pwede mong dalhin yung mga product mo sa Amazon. So, pwede ka doon magpa-order. So, pwede nandun na rin products mo o nasa'yo, order na lang sila sa'yo. So, yun ang dalawang mo options pag sa Amazon ka. So, pwedeng papadala mo, pagka order mo sa China, pwede na diretso sa Amazon ang product mo. So, sila na yung magbahala and everything. So, pwede naman nasa yung product mo, nasa Amazon, inaano mo lang po, ang tawag doon, pinopromote mo lang. Okay? So, yun yung isa mong option. Second, pwede kang magkaroon ng sa sarili mong website. So, pwede kang magkaroon ng, ayan, kung meron kang website, pwede mo ipromote dyan ng yung mga products. Third, sa magawa ka ng FB page mo na limbawa ay pili yan ng mga products na yan kung anong gusto mong brand na ilagay. For example, bags and everything, bags and clothing, something like that. So, gawa ka ng page mo. And, saan pa? Pwede rin sa, pwede ka rin magtinda sa yung FB account mismo, sa FB mo. And, pwede ka rin makijoin sa mga bentahan. Like dito, merong Bataan Bentahan, Pampanga Bentahan, mga ganon. So, hanap ka po ng website, ng platform, or ng page na pwede ka makijoin. So, yan muna yung dapat mong makita. Dapat meron kang establish na ganyan. So, tiyaga-tiyaga lang po dyan. Kasi lalo kung if you're going to create your page, hindi naman kagad yan, maraming manonood. Talagang pagtiyaga mo yan, maghihintay. It takes time actually, yan. And second po ay make sure na quality ang yung mga products. Kasi mahirap pag yung sinasabi nila ang word of mouth na pag masura yung product mo, wala na. Maganda naman, madaling may promote. So, make sure po quality ang yung dali natin. Make sure po quality ang yung product. At bukod doon sa quality ang yung product, dapat yung products mo eh binibili talaga. So pwede po tayo mag-search sa Amazon kung ano yung mga top products na nabibili online. Para ngayon, meron ako nakita mabili ang kanya mga products sa parang headset. O ano tawag mo doon yung alakang ano, wire, ano yung Bluetooth, something like that. So alamin mo kung ano yung mabenta sa market. Doon ka mag focus, okay? Para madali ang bentahan. Okay? Kung ano yung in, kumbaga, kung ano yung in sa millennials, kung ano yung in sa ibang tao. Alright, ano pa po? So, dapat seryosoin mo yan, yung online business mo. Dapat seryoso ka sa marketing. Talagang ima-market mo siya. Kasi maraming online seller na semi-online seller lang. What do I mean by that? Hindi nila sinuseryoso ang marketing. Kasi you need to market that talaga. I remember when I was starting my seminar, bakit po ang bilis ko makakuha ng mga clients, ang bilis makaangat ng aking I Can Change project. Talagang pin-remote ko siya. Hindi semi-promotion. Hindi ako nag-aatubili. Ilagay mo talaga sa wall mo, sa page mo, invite I Can Change project for seminar. Ganon. Hindi yung mga post na mga, yung mga ano lang, mga pabebeng post. I-ano mo na talaga na you are an online seller. Okay? So, lagay mo na agad. For your needs, contacts, we are selling like this. So, that's marketing eh. Direct to the point. Direct to the point of marketing. So, at isa pang sikreto ng marketing sa online, dapat po, ano ka, lagi kang visible, lagi kang nakikita. So, tinan mo yung oras na maraming mga viewers.
Like for example, ako, pag nag-post ako, 7 PM hanggang 9 PM, peak yan, ang dami diyang nakaka-view ng aking mga posts sa page ko at sa aking wall. So, yan yung time. So, ikaw, kung sino yung client mo, alamin mo kung anong oras silang gising. Kung anong oras ang kanilang free time. Alright? So, yan ha. Napakadami na po natin mahalagang tips. So, yan, panoorin mo lang itong video ko. Hindi ko kasi alam kung gusto mo magpabanggit ang pangalan mo, pero ito yung sagot ko sa gusto na umuwi dito sa Pilipinas at mag-online business. Alright? So, maraming salamat po dahil marami tayong mga kaibigan o W na gusto na talaga mag-stay dito at mag-start na ng business. Yan po talaga yung pangarap natin na lahat ng Pilipino, kung pwede, nandito kayo, kapili mga mahalan sa buhay. At the same time, nakakatulong naman tayo sa economy ng ating bansa. Maraming bansa ganyan na hindi na maalis mga tao nila pero maunlad sila. Alright, so thank you very much, Dineber. Sana nakatulong tayo at please share this video sa mga friends mo na gusto mag-start ng online business. If you have other questions po, mag-type ka lang sa baba. Ayan, mag-comment ka. And if you need a speaker for a seminar for a student, teachers, parents, and companies team building, just call me, 0939-5254-311. Thank you very much, Dineber. Enjoy the rest of the day and let's go!